Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sa gisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos upang nating makita ang paglalandas ng Diyos sa buhay nating tunay na pagpapala sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Ang buhay ay tunay na pagpapala at may kaayusan, pero harap tayo sa maraming kaguluhan o maraming suliranin. Ngunit patuloy pa rin ang pagpapala ng Diyos sa matuwid nating pamumuhay. Dudulog tayo sa Kanya sa lahat ng ating mga kailingan at kailangan sa buhay nito, lalo na mula na sa mga suliraning taglay na ating binabata. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, ngayon tayo humingi ng tulong, awa at patawad ng poong may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan Panginoon, mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami, kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay ng mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakasumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas. At ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga diyos-diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Nais mo sa aki isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pupurihin ko kailanman ang dakila mong pangalan. Hallelujah! 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 Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo gaya ng ahas at matapat gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo sapat hindi kayo ang magsasalita kundi ang Espiritu ng inyong Amang na magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapopotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napaganda mga tagubilin. Misa nakatatakot na talagang tinan natin maigi ang mga salitang ito na talagang kung literal natin titingnan at kung ano yung nangyayari sa ating lipunan na parang sabihin natin, yan ang sinasabi ni Kristo noong paman may 2,000 taon na nakalilipas, ngayon nangyayari at nagaganap. Ito ang mga pangyayari. Ito ang dakilang pahayag na ating Pinuso Kristo na pinahahayo niya ang kanyang mga lagad na upang ipalaganap ang tungkol sa paghahari ng Diyos at upang ang lahat ay maisaayos sa ilalim ng panukala ng Diyos. Kaya isinugo niya ang kanyang mga alagad na meron silang misyong gaganapin. At ang pinahayag ni Kristo, oo, ang misyon na ito ay mahalaga sa buhay ng bawat isang nananampalataya. Kaya hindi dapat ninyo itong pasubalian, hindi dapat ninyo itong ibitin pa, kailangang o kagyat na dapat na ito ay maisakatuparan. Ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng tao at ipakilala ang paghahari ng Diyos at ang kanyang paghahari ay dapat na maging magpakailanman. Kaya gaganapin ng mga alagad ang mga tinuturo ng ating Pinuso Kristo, ang kanyang pinapakay sa mga misyon na ito at tunay ngang dapat ang magtagumpay na misyon ang kanilang isaisip at gawin kaagad-agad na hindi na dapat na pag-alinlanganan pa o pasubalian. Pero pinapahayag na ating Pinuso Kristo ang mga bagay na talagang haharapin din ng mga alagad na hindi lahat ay mapayapa, hindi lahat ay nasasaayos, hindi lahat ay talagang nasa ilalim ng kanilang kagustuhan. May magaganap at pangyayari sa buhay na mayroong pagkakanulo, may pagkakawatak-watak, mayroong patayan, magulo ang kanilang haharaping buhay. Hindi lahat ay mapayapa, kundi inihanda ng ating Pinuso Kristo na meron ding mga sagabal sa magandang pamamahayag nila tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya pinahayag sa mabuting balitang tungkol sa pagkakanulo ng mga tao upang sabihin ang lahat ng bagay na itong nabubuhay sa kadiliman,
Pero binigyan ng pag-asa pa rin ating Jesucristo, huwag kayong mabahala, pagkakalooban kayo ng Diyos ng lahat na kung paano magpapaliwanag, paano magsasalita, at ito ay nasa sa inyong puso't kalooban na tunay na magiging daan para sa mapayapang buhay. Kaysa sabi na ating Jesucristo, ang diwa ng pananalig. Kaya pinapahayag na ating Jesucristo na manalig ng mga alagad ay upang ang lahat ay kanilang maisakatuparan na naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pag dumarating ang maraming hirap at pasakit, kagulungan at pagkakanulong iyan, hindi dapat sila ay mawalan ng pag-asa na sa pananalig sa Diyos, lahat ay pagtitibayin nila at upang sabihin may dalang awa at tabag ang Diyos nang lahat ay magiging na panukala sa ilalim ng kanilang kanyang pagpapala. Kaya ibig sabihin, sa pananampalataya, merong paggabay. Sa pananampalataya, may maliwanag na kaisipan. Sa paniniwala at pananalig, magiging maayos na ang lahat ng bagay kung ang inaasahan ng mga alagad o ang kanyang kinatatakutan ng mga alagad ay may mga kagulungan o mga bagay na sasalunga sa kanilang nilalayon ng papapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinalalakas ni Kristo ang kalooban ng mga lagad kung sakali mang dumating na nga yung mga bagay na iyan at hindi pinagkailan ng mga alagad na kanilang babalikan ang mga pinahayag ng ating Panginoong si Jesucristo at dito sila kumukuha ng lakas ng kalooban sa mga pangaral ni Kristo upang sabihin sa tanang buhay nila, kapag mananali ka sa Diyos, huhingi ka ng lakas ng puso't kalooban at ito ay ipagkakaloob sa iyo. Manali ka lamang sa Diyos, maniwala ka sa aral ng mabuting balita at bigyan mo ng pagpapahalaga sa isang maayos na pamumuhay ang salita at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi maialis sa isipan ng mga alagad ng mga bagay na ito. Natututo sila sa maraming bagay na ipinaliliwanag ng ating Jesucristo. Ano pa't ang kanilang mga karanasan, ang mga karanasang mga pinaliwanag ni Kristo na darating sa kanilang buhay, heto at nabibigyan ito na higit na pagpapala upang sabihin, handa kami sa mga bagay na ito. Ipinangaral ito ng Kristo, binungay nila niya aming kalooban. Kung sakali mang darating ang mga bagay na ito ng pag-uusig, darating ang bagay na ito ng pagkakawatak-watak, darating ang mga bagay na ito ng may paglalabanan kahit na ang pamilya, ang ama laban sa anak at ang anak laban sa ama at ipapapatay pa. Upang sabihin ng mga lagad, inihanda kami ni Kristo sa ganitong bagay na sasalungay namin, na sasapitin ng aming buhay, pero hinubog ni Kristo ang aming buhay pananampalataya upang hindi kami mawala ng pag-asa at mabuhay na naayon sa kanyang mga panukala. Hanggang sa kasalukuyan, ito pa rin ang nilalaman ng ating buhay pananampalataya. Ito pa rin ang bumubuhay sa atin sa larangan ng ating pananampalataya. Ito pa rin ang paggabay natin upang sabihin ang pinahayag ni Kristo noon sa kanyang mga alagad, heto ngayon at buhay na buhay, may pagpapahalaga sa pananampalatayang tunay ngang ang paghahari ng Diyos ang siyang nagbibigay halaga at kahulugan, buhay at pananagutan at lakas upang humarap tayo sa ano pa mang hirap sa buhay, ano pa mang sulit na dumarating, at ano mang pagkakawatak-watak, paglalabanan. Sapat ang mga bagay na ito'y lilipas din ang tunay na kahulugan ng paghahari ng Diyos, ang siyang lumilitaw sa ating may pag-asa sa lahat ng bagay, at ang Diyos pa rin at ang kanyang kapangyarihan magaganap sa mundong ibabaw. Ito sa ating pagdiriwan ng Banal na Misa, dumudulog tayo sa Diyos na makapangyarihan. Pinapahayag natin may kalakasan ng kalooban sapagkat ang pananampalatayang tigib ng pag-asa sa tulong at awa ng Diyos ay magkakaroon ng kaganapan.
kaysa tuwing tayo dadalo ng banal na misa at tayo hirap na hirap dahil sa marami natin sinasalungang hirap at pasakit ng buhay, at sabihin lang natin, lakasan ang pananampalataya, ang pananalig sa Diyos, at walang hindi magaganap sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ay maisasaayos, ang lahat ay magkakaroon ng kaganapan sa maraming pagpapala ng Diyos sa buhay natin at sa patuloy na pakilok ng Diyos. Hindi tayo mawawala, tayo'y Kanyang pagpapalain ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halin na mga kapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang dinggin niya ang lahat ng ating pagsusumamo at upang lahat ng pagpapala niya ay makamit natin, lalong-lalo na sa kaayusan ng bibigay sa atin ng tunay na kapayapaan sa ating puso at kalooban. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging matatag at walang takot na ipahayag ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatikos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng opresyon at terorismo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, may asawa naway makatanggap ng biyaya na magsumikap na mapanatili ang kanilang mga pangako, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligalig, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga namayapa, naway umani ng pabuya sa kanilang mabuting mga gawain sa walang hanggang kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Dito natin tataas ang ating mga kahilingan sa pandinig ng Diyos, ang ating samudeing, ating pakiusap, lalong-lalo na kung tayo pumapasok sa isang magulong eksena ng daigdig na ito upang may lakas ng kalooban at pananampalataya haharapin sa tulong at awa ng Diyos, sapat ang tunay na paghahari ng Diyos ay maipapakita niya sa atin. Tayo nakikilahok, nakikiisa at nagiging kasangkapan sa matuloy na kapayapaang handog ng buhay ng sa daigdig na ito. Kaya Ama, dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog. Dingin mo ang lahat ng aming pagsusumamo na gagaling sa kibuturan ng aming mga puso. Handa kami sa mga bagay na darating sapat ikaw ay nasa piling namin at kami tutulungan mo palagian. Kaya ang lahat ito aming mga pagdulog, ibig natin makamit sa buhay na ito'y pagpapalang handog sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw sa aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nang sisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Baog niya pagtigis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin yung lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ang malingapi mo yung simbang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, naming Santo Papa, si Honesto, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Kabutihan at pagpapala ng Diyos ang umiiral sa buhay sa kabila ng masalimuot na magaganap na pangyayari, may kagulungan, kapayapaan ni Kristo ay susumaatin. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo. So
Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, pakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-aasa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Sa katahimikan po, banggitin ang ating mga sariling kahilingan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsalungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po ang ating pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento, sa ating pagtatanod, kalakip ang ating panalangin, at sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na misa.
mga banalig bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nouna, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspo at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at taliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
gawara nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. De cielo preste tisti ei omnes electamentum in se abente oremus Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribue quaesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari o redemptiones tuae fructum in nobis iugiter sensiamus qui vives et reinas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang purihin totoo. Ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaba na banalang puso. Purihin ang kanyang kaba na banalang purihin puso. Ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar.
purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati.